Sa iba pang balita, imbis paboran, tila isa si Senator Ivy Marcos sa nangangamba o may pag-aalangan sa ikinasang ordinansa ni Pangulong Bongbong Marcos para pababain ang presyo ng pagkain sa bansa. Nanay, maaaring mas makasama pa umano ito sa sitwasyon at hanap buhay ng mga lokal na magsasaka. Kaugnay ng balitang yan, makakasama natin dyan si Raymond Tinaza. Hindi kumbinsido si Senator Amy Marcos sa AO number 20 ng kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na layuning luwagan ang restriction sa pag-angkat ng agricultural products lalo na sa bigas. Pakain ng direktiba na ibaba ang presyo ng pagkain sa bansa. Sinabi ni Senator Marcos, malabo na ang maremedyo ng minimum access volume o MAV ang presyo ng bigas at hindi natin mararamdaman ang pagbaba ng presyo sa kada kilo dahil maliban sa nagmahal ang imported rice, tapos na rin ang anihan. Ayon pa kay Marcos, bagamat baba ang presyo ng sibuyas, isda, karne ng baboy at asukal, magkaroon naman ito ng masamang epekto sa mga local producers, lalo ang mga onion farmers na nagbebenta na sa paluging presyo. Iginit na senadora na kailangan ang madalas at prangkang consultation sa mga magsaka, consumers at ibang stakeholders para mamonitor at ma-evaluate ang epekto ng AO20, gayon din ang mga naunang MAV measures. Dapat din daw ituloy ang investigasyon sa napakalaking diferensya o disparity sa pagitan ng farm gate at retail prices para maparusahan ang mga umaabuso sa presyuhan at mga sangkot sa kartel. Ako si Raymond Tinaza para sa Kwentong Politiko.